ayos na, bumanda na uli yung performance nung kotse ko. Ang naging problema nung kotse ko is yung idle. Nag up and down pagka yung sa cold start. Sundin na lang kay KalikotTV na adjust siya, inayos na rin niya yung servo, pati distributor, tinaiming niya. Proven tested na magaling na mekaniko si Boss Kalikot. Sobra naman yun. Kaya huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Puntahan nyo na si Boss Kalikot at talagang hindi kayo magsisisi. Wow! Nandito tayo sa loob ng ating Mitsubishi Lancer, no? So as you can see, ito yung problema nung kanyang sasakyan. So initially, we have conducted inspection and nakita natin na under load yung RPM ng kanyang sasakyan, wala sa optimum setting or wala dun sa ideal idle speed nung kanyang makina. So as you can see dito, nakasindi yung ating aircon pero hindi nagpa-function ng maayos yung kanyang IACV. Hindi niya hinihigit pataas yung idle once na meron tayong load na ina-apply sa makina. So as you can see, ayan, bumabagsak yung minor nung kanyang makina. Yan yung i-rectify natin, mga kalikot, dito sa ating episode. So yung mga kalikot dyan sa part na yan, ang ginagawa natin dyan is cleaning and disassembly ng ating idle air control valve. So yun yung nagko-control ng hangin ng ating makina, papasok ng ating makina kapag nag-activate tayo ng mga additional load sa ating sasakyan. So ang ginagawa natin dyan, mga kalikot, is kiniklean natin yung mga internal gearings or yung mga gears dun sa loob ng ating IACV. So nandun yung spool, yung pinaka pumapasok or nagko-control or nag-extend and retract para makontrol niya yung hangin na pumapasok dun sa ating throttle body. So isa sa pinaka-importanting part dyan is yung spool or yung pumapasok mismo dun sa loob, yung nagko-control nung pasok ng hangin dun sa ating throttle body. Dapat naka-full extend yun dun sa loob. So para magawa nyo yun, mga kalikot, kailangan yung gumamit ng screwdriver and i-drive nyo siya all the way dun sa hole kung saan siya nakalagay. So meron din yung mga iba pang mga gears, may mga pinion gears at the same time meron din yung drive gears, yung nandun sa pinaka motor. So yun, tatanggalin nyo lang yung mga old grease nun and once you have done that, pwede na tayo for your assembly. And syempre application and proper lubrication ng mga gears na ibabalik natin dun or which is kasama dun sa assembly ng ating IACV. So dapat properly lubricated siya para once na nag-function or binalik na natin yung ating throttle body dun sa ating intake manifold or dun sa ating makina and linagin na natin yung kanyang terminal socket which is controlled by the ECU, is mag-perform siya smoothly. So yun yung secret dito, mga kalikot. Dapat properly lubricated yung mga parts ng ating IACV para once na nag umikot na yung ating motor together with all the gears and yung ating spool, this is smoothly magga-glide lang siya and susunod siya dun sa ikot ng ating pinakamotor. And by doing this, mga kalikot, ma-assure natin na accurately nagpo-full extend and nagpo-full retract yung ating spool. So ayan, mga kalikot, once we have done this, ilalagay na natin yung ating backplate dun sa loob ng ating or yung pinakatakip ng ating IACV dun sa assembly para takpan yung ating pinaka IACV housing. So isa pa sa pinakamahalagang dapat natin gawin na bago natin ibalik dito or takpan yung ating assembly ng ating idle control valve, is make sure meron kasi yung spring na tumutulak dun sa pinaka spool
together with the yung malaking gear na nakalagay dun sa kanya para yun yung mag-iikot, magre-retract and mag-extend dun sa pinaka-spool natin is meron yung spring. So make sure lang na medyo batakan nyo siya ng konti para magkaroon ng tension yung ating spool. Para once na mag-extend ulit siya pagpasok doon sa ating butas is ma-reach niya yung pinaka-ilalim. Kasi pagka hindi niya na-reach yung pinaka-ilalim is magkakaroon pa rin yun ng singaw and pwede pa rin yung pagmulan nung abnormal idling ng ating sasakyan or ng ating makina. So make sure lang mga kalikot na i-check nyo yun and upon covering nung or upon putting back the back plate or yung cover, pinaka-cover ng ating IACV assembly, make sure lang na yung gasket nung pinaka takip nung ating IACV is properly or intact para masigurado natin na wala tayong magiging singaw or leak. So mga kalikot, after nating ma-assemble yung ating throttle body assembly together with our idle air control valve, ready na tayo for mounting sa ating intake manifold. Inspect natin yung gasket na in between dun sa throttle body assembly and dun sa ating throttle body and dun sa ating intake manifold kung intact pa. Kasi isa rin yung sa major causes ng idle problems pagka nagkaroon tayo ng air leak dun sa pagitan ng joint na yon. And after that, i-hand-tight nyo muna yung apat na bolts na nag-hold dun sa throttle body and dun sa ating intake manifold. So after you tighten yung mga bolts hand tight, pwede nyo lang gamitan ito ng cross pattern with the use of a ratchet and then pwede nyo na siyang higpitan. So it is not necessarily mga kalikot na sobrang higpit nung apat na bolts na yon. So mas maganda kung gamitan nyo ng torque wrench, pero kung kabisado nyo naman yung higpit, wala naman po magiging problema dun. So, ang problema lang dyan mga kalikot, pag sobrang higpit is pwede siyang ma-loss thread. So, hindi maganda yun mga kalikot. And after that, connect yung mga water hoses, water line hoses na tinanggal natin dun sa ilalim, dun sa ating IACV in and out connection ng ating water hoses. So, i-connect lang natin yon and make sure lang na yung mga clamps na nakakabit together with the hoses is mahigpit para maiwasan natin yung coolant leak dun sa ating makina, because kung magkakaroon tayo ng coolant leak dyan mga kalikot, may cause as engine overheating. So hindi maganda yun mga kalikot. So make sure lang na pag kinabit nyo yung mga water hoses na yun is mahigpit siya, and kung naka ferrule clamp siya, gamitan nyo siya ng screwdriver and higpitan nyo yung mga clamps na yun. Assembly na tayo ng intake duct. Straightforward naman ang pagkabit nyan from end to end, galing dun sa ating intake box papunta dun sa ating throttle body assembly. Don't forget to tighten yung 10mm bolts na clamp na nakakabit dito sa ating intake duct. So, it is not necessarily na sobrang higpit nito mga kalikot, yung saktong-sakto lang na hindi makaka-cause ito ng air leaks din pagka operational na yung ating makina. Kasi pagka meron tayong mga unmetered air na pumapasok dun sa ating makina na hindi dumadaan sa mass airflow sensor, pwede yung maging cause ng pagtaas ng ating short fuel trim na pwedeng maging cause ng additional fuel consumption. And after that mga kalikot, itong gagawin natin is nire-read out natin yung mga voltage dun sa pinout ng ating throttle position sensor. Prior natin gawin ito mga kalikot, you must turn on your ignition to on position so that the power supply will be delivered to the TPS sensor itself. And then you can start measuring dun sa apat na terminals na yan. So dito sa ginagawa natin, yung green and white terminal is the feed voltage papunta dun sa ating EC or yung ating computer box, and meron tayo dyang dalawang ground and yung isang 5 volts reference voltage na supply ng pinaka sensor. So yun yung apat na wires na kailangan nating i-check prior setup ng ating throttle position calibration.
So after nating ma-check yung apat na pinouts na yung mga kalikot, so ang importante dyan mga kalikot is yung feed signal papunta dun sa ating ECU, dahil yun yung kukunan natin ng voltage readout pag kinalibrate na natin yung ating throttle position sensor. And then pag sinet natin sa zero yung ating throttle bulb plate dun sa ating throttle body assembly. So dito mga kalikot, ang ginagawa natin dyan is setting ng ating throttle plate at zero. So ang unang-una natin ginawa dyan mga kalikot is pinuli retract natin yung limit screw, yung parang screw na set screw dun sa likod ng throttle body na nag-hold or nag-serve as stop or initial point ng ating throttle plate. So once we have retracted that, magkakonduct tayo ng zero positioning ng ating throttle position sensor. So check natin doon sa voltmeter natin na zero voltage yung ma-read out natin once na ginalaw natin yung throttle position sensor. So mga kalikot, after nating ma-set yung zero volts na initial position ng ating throttle plates, or pwede na nating higpitan yung ating mga mounting screw ng ating TPS para hindi na mabago yung zero initial position setting ng ating TPS sensor. And after that mga kalikot, doon pa lang tayo mag-a-adjust ng feed voltage yung papunta ng ECU or computer box ng ating sasakyan with the use of the set screw dun sa likod ng ating throttle body. So screw in lang natin yon hanggang sa makuha natin yung readout na 0.45 volts na initial throttle plate position ng ating throttle bulb dun sa ating throttle body. So this must be the initial reading or feed voltage reading na marireed ng ating computer box pagka operational na yung ating makina. So ganun po yung tamang paraan kung paano i-calibrate yung ating mga throttle position sensor with respect dun sa ating throttle bulb position and dun sa throttle body assembly natin. So yan mga kalikot, as you can see, na-fix na natin yung IACV or yung servo throttle ng Mitsubishi Lancer 1995. So ang ginawa natin is nag-calibrate tayo ng TPS sensor, yung throttle position sensor natin. And then yung ating servo o yung ating idle air control valve is in-overhaul natin para maibalik natin siya dun sa kanyang optimum performance. As you can see, sobrang tining na nung under nung makina ni sir, so wala na siyang palag. So pag nag-aircon siya, ang idle speed niya is around 900 RPM. So ang nangyayari kasi dati pag nag-aircon siya is nag-aerratic yung idling and hinihigit pa baba yung kanyang minor. So ngayon, ang nangyayari pag nag-aircon siya, inaangat na nung IACV yung minor niya and binabalik niya dun sa optimum RPM nung engine. So yan mga kalikot, as you can see, naka-aircon tayo and our revolutions per minute is around 850 revolutions per minute. So kanina nagkaroon tayo ng erratic idling. So napansin nyo parang bumabagsak. So that is because yung timing ng distributor is wala rin sa timing. So nag-adjust din tayo ng ignition timing para makuha natin yung tamang timing ng ating mga combustion chamber versus dito sa ating RPM. And as you can see, yan, stable na yung ating RPM. So we're gonna test drive the car and then tignan natin kung magkakaroon tayo ng problema sa ating idling. So kanina rin mga kalikot, nung inobserve namin nung una naming test drive, medyo delay yung hatak nung makina. Pero nung in-adjust namin yung ignition timing dun sa distributor, naging responsive and naging maganda yung hatak nung ano. And as you can see mga kalikot, ayan no, hindi yung ating aircon. So hindi nag-erratic yung ating idling. But initially sabi ni sir, yung unang mekanikong kinontak niya rito is kailangan daw niya magpalit ng mass airflow sensor. So yun po yung sinasabi ko sa inyo na dapat talaga unang-una pa lang is madetermine natin kung saan talaga nanggagaling yung problema and dapat step by step yung ating pagto-troubleshoot. Hindi tayo nag-jump agad sa conclusion
kasi mas lalo tayong mapapagastos pagka ganun po yung sistema ng ating pag-diagnose ng sasakyan. So ayan mga kalikot, as you can see, nasa optimum revolutions per minute po yung ating makina. And ayan, hindi na po bumabagsak yung ating minor. Nakarating naman kami rito safe and sound sa aming destination without any problem dun sa ating mga ginawang adjustments dito sa kanyang sasakyan. So ayan mga kalikot, I hope nakatulong itong episode na to sa inyo mga kalikot, and dun sa mga may mga Mitsubishi Lancer dyan na may problema sa kanilang IACV, you can write a comment dito sa ating channel and we're going to try to answer all those questions kung related dito sa ating ginawang project for today. So, ayun mga kalikot, sana nakatulong itong video na to sa inyo, and kung nagustuhan mo itong episode na to, don't forget to like it. And kung nakatulong ito sa iyo, don't forget to share to others para makatulong din ito sa kanila. And syempre, kung bago ka dito sa ating channel, don't forget to subscribe para mas lalo kang maging updated dun sa mga panibago pang videos na i-upload natin dito sa ating channel. So until next time mga kalikot, paalam!